Hello everyone and welcome back to my channel. Kamusta po kayong lahat dyan? And hopefully ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan. So for today's video, naglista ako ng mga challenges na nakaharap ko or na-encounter ko during the time nga na nagpe-prepare na ako papunta dito sa New Zealand. So granted na meron na tayong IQA, meron ng teacher registration, meron na ring job offer, okay na ang medical at approved na din yung visa. So ito ay medyo broad. So in general yung i-discuss natin ngayon, parang teacher na teacher ano. Ayan. So in general yung pag-uusapan natin, yung i-share ko sa inyo nga na mga challenges na na-encounter ko and most likely maaari din na maging challenge din to sa inyo pagka nga time nyo na rin na pumunta dito sa New Zealand. So, gusto nyo bang malaman kung ano-ano ang mga yon? So, just keep on watching. Ayan. So, ayun na nga guys. So, bago pala ako magsimula, gusto ko munang magpasalamat sa inyo na mga nanonood at mga nakasubscribe sa channel na ito. Sobrang thank you guys kasi ngayon ay meron na tayong 500 subscribers. 545 to be exact kasi kanina umaga nung pagkagising ko. Yun nga, nag-notify sa akin na merong mga nadadagdag na nagsusubscribe sa channel natin. Guys, sobrang pasasalamat yung gusto ko pong ibigay sa inyo. Talagang thankful ako kasi kahit na sa ganitong paraan, natutuwa ako na nakakapag-share ako ng mga ideas, ng mga information na natututunan nga natin along the way. So, sana ay madagdagan pa yung mga subscribers natin at maraming salamat doon sa mga nagla-like, doon sa mga nagko-comment at saka doon sa mga nagsha-share ng video na ito. Sana po guys, tulungan nyo rin po ako na ayun nga kung papaano pa natin mapapaganda ang YouTube channel na ito. Open po ako sa kahit na anong suggestion. Kaya sobrang thank you doon sa mga nagko-comment, doon sa mga nagbibigay ng mga suggestion nila kung ano ba yung mga topic na pwede ko pang idagdag sa YouTube channel nga natin na ito. So, yun lang. Kung meron kayong mga kaibigan, mga kakilala na maaari yung pag-share ng YouTube channel natin, please guys, patulong po ako na i-share nyo po sa kanila yon. And kasi syempre looking forward naman tayo na ayun nga, dadami naman yung subscribers natin, yung mga matutulungan natin, kaya yun, maraming salamat and sana po hindi kayo magsawa sa panonood dito sa YouTube channel na ito. Muli, nagpapasalamat po ako sa mga nagsubscribe and sa hindi pa nagsusubscribe, please magsubscribe na po kayo. Ayan. So, simulan na natin. Ayan. Gaya nga ng sinabi ko, naggawa ako ng listahan kung saan gusto kong i-share sa inyo, gusto kong ibahagi sa inyo kung ano-ano ba yung mga challenges na na-encounter ko nung time nga na ready na ako eh, prepare na at pupunta na lang talaga dito sa New Zealand. Yan. So, simulan ko. Hanapin ko lang kasi in-screenshot ko. Minsan kasi guys, may tendency na 'di ba? At yung even though alam mo na yung sasabihin mo, baka parang may chance na makalimutan mo pa rin. So, ayun, gumawa ako ng listahan para nga mas madali. Ayan. So, sa mga magtataka pala kung nasaan ako, nandito lang ako sa may balcony. Ayan, nandito lang ako sa balcony, nagkakape. Kaya kung may maririnig kayo ngayon, yung mga dumadaan na sasakyan, kung minsan yung hangin, pasensya na po ah. So, yun nga, gusto ko lang lumabas, ayan, magpahangin. Actually, medyo lumalamig, pero carry lang. Nakakamiss din kasi nung nakakaraan, medyo maaraw, tapos biglang uulan, and hopefully maging maganda naman yung weather today. Okay, so, eto na, game na tayo. Number one na naging challenge para sa akin is yung accommodation. Ayan. Bakit accommodation? Syempre, kagaya nga ng nasabi natin, wala naman tayong masyadong kakilala dito sa New Zealand. Meron akong mga kakilala, pero nandun sila sa South Island. So, ako bilang papunta dito sa Auckland, nung time na yon, syempre medyo stressful din yun guys na maghanap ka ng matutuluyan dito na hindi mo naman kakilala yung mga tao, ba? Diba? Syempre for safety reason, mahirap naman na basta-basta ka na lang, alam mo yon, tumira dun sa hindi mo naman talaga kakilala. So, ang ginawa ko, naghanap ako doon nga sa
isang Filipino community. And thank God kasi nakita ko yung post nung isang, yung bahay na tinuluyan nga natin nung unang dumating tayo dito. So, nag-post siya around October 2019. So, nag-post siya na naghahanap siya ng, ano, ng mag-o-occupy nung room nila, ganyan. And nagbaka sakali lang ako na available pa yung room kasi yung binigay niyang location is malapit doon sa school ko nga. So, ang pinaka main ano ko kasi noon, main concern ko is ano, makahanap ako ng matitirahan na malapit lang doon sa magiging trabaho ko. Kasi syempre, kung kaya namang lakarin, mas maganda yon kasi nga syempre, tipid na ako pagdating sa transportation. Tsaka, ayun, at least may exercise pa. So, itong si Tita, nag-post siya nung October nga, and naghahanap siya ng mag-o-occupy ng room. So, nagbakasakali lang ako na available pa yung post niya nga nung time na yon kasi December na ako nag-inquire sa kanya and thank God kasi nga pumayag siya na patuloyin ako doon sa bahay nila and talagang ano rin eh blessing in disguise kasi guys nung time na yon so it was December ang sabi ko sa kanya January pa kami makakapunta nga ng New Zealand kasi syempre kailangan ko pang mag-serve ng notice doon sa employer ko sa Singapore. So, hindi naman pwedeng basta lipad na lang tayo dito, di ba? So, nung time na yon nag-inform ako sa kanya na hindi pa agad-agad nga ako na makakapunta. So, ang nangyari, naghintay siya sa amin. So, in all fairness, kay Tita Marie, hello Tita! Hindi ko alam kung mapapanood mo tong video na ito. Ayan, so, sobrang thankful kasi halos 1 month pa yung lumipas. Pero, ayun nga, hinintay niya ako. Tapos, hindi rin siya humingi ng deposit. Kasi, syempre guys, diba, kung yung usually kasi dito, ang bayaran is ano, weekly. Pero, dun sa naging case ko noong time na yon nga, hindi humingi ng any deposit si Tita nung time nga na nag-inquire ako sa kanya. And then, by the time, talagang ready naman na yung room. Tapos, hindi na rin niya ako pinag-provide ng kahit na anong gamit. Kasi nga, sabi niya, yun na lang mga gamit nila yung gamitin as panimula. So, sobrang bait no ni Tita. So, yun yung nakita ko na naging challenge sa akin. Yun nga, yung accommodation. Pero, thank God kasi alam mo yun, ipin-repair niya, tinulungan niya talaga ako na, ayun, ma-prepare ang lahat. So, yun. Number 2 is yung immigration. Immigration pagdating sa airport na to, guys, ha. So, yun, immigration and custom. Dito sa New Zealand, sobrang higpit ng immigration nila. So, diba sa plane pa lang, bibigyan na kayo ng card kung meron kayong anything to declare. Ayan, so guys, lahat ng mga gamit nyo, lahat ng food or item na dadalhin nyo dito sa New Zealand, make sure na i-declare nyo kasi sobrang strict nila pagdating nga sa mga gamit or sa pagkain na ipapasok natin dito sa loob ng New Zealand. Talagang thorough checking yung ginagawa nila. So, nung time na nga na yun, na nandun na ako sa nakarating na tayo dito sa New Zealand, nandun na sa airport. Alam mo yun, yung kaba ko, ganun na lang. Kahit na alam ko naman sa sarili ko na wala naman akong ginagawang masama, legal naman yung pagpasok ko dito, pero parang still, na-tense pa din ako ng bongga. Kasi nga, nung time na yon. So, meron akong, syempre, meron tayong mga daladalang mga gamit, tapos nagdala na rin ako ng mga gamot-gamot. Ngayon, itong quarantine officer, tinawag niya ako, and then sinabi niya sa akin na pumunta ako dun sa window na yon. May tinuturo siyang window, which is medyo, alam mo yon na parang, oh, bakit? Kasi wala naman akong dalang, hindi naman bawal yung gamot na dinala ko. So, para naman sa akin na, ano kaya yun? Ano kayong problema? So, nung time na yon, pumunta ako nun sa window na sinasabi niya nga napuntahan ko. And then, tinanong ako nung officer doon kung first time ko daw ba na makarating dito sa New Zealand. And then, ang sabi ko nga, yes, first time ko lang na pumunta. So, hindi ako masyadong aware kung ano-ano ba yung mga pwedeng dalahin, hindi pwedeng dalahin. And then, yun nga, binigay niya sa akin yung website na, kailangan chinek ko muna yun bago ako, alam mo yun, bago ka talaga pumunta dito. Ibibigay ko sa inyo yung link. So, dito nyo makikita yung link kung saan maaari nyo i-check kung ano yung mga food and items na maaari nyo dalahin dito sa New Zealand. Kasi nga, guys, diba, concern sila eh, na baka mamaya
merong mga harmful pests or diseases yung mga dadalahin natin. So pinoprotect lang naman nila yung ano, yung lugar nila. So I totally understand kung ano man yung mga concerns nila. So ayun na nga, balik tayo dun sa issue ko. So meron akong dalang mga gamot. So yung gamot na yon is good for 1 year kasi sinigurado ko talaga na marami-rami yung mga gamot na dadalhin natin kasi hindi mo naman alam, 'di ba? Ubuhin ka, sipunin ka, o kung ano mang sumakit-sakit sa iyo. So nagdala ako ng mga gamot na ganun. And then in-advise ako nung officer nga na kailangan, actually naghanap siya ng ano, ng prescription ng doktor kung meron daw ba akong dala. Eh, wala naman akong dala nun kasi syempre, di ba, ano bang malay ko eh. Pwede naman talaga tayong bumili ng mga gamot na gano'n sa Pilipinas pa lang. So, yun nga, nag-apologize ako and then, kahit pa paano, pinalagpas naman niya ako kahit pa paano kasi nga, yun, sabi ko first time ko lang tapos nag-sorry ako and then sinabihan niya nga ako na next time kailangan nga na meron akong prescription from the doctor kung ano man yung gamot na dadalahin ko. And parang sa sinabi niya sa akin, maximum of 3 months dapat yung dami ng medicine na dadalahin mo, parang good for 3 months lang. Eh ang sa akin nga is pang 1 year. So yun, i-check nyo mabuti guys ha, kung ano-ano yung mga pwede nyong dalahin at saka hindi, para alam mo yun, iwas na rin, para less hassle pagka nasa airport na kayo, kasi instead na ma-question pa kayo, di ba, mas okay na sana yung smooth lang yung maging transition natin. Ayan, next, number 3 is yung distance. Ayan, so yung distance guys, medyo isa din to sa challenge na nakaharap ko. Kasi nga, syempre, distance hindi lang yung Philippines to New Zealand, ha? Kasi yun, talaga LDR nga, katulad ng nasabi ko, isa yun sa cons na sobrang layo, magkaiba yung, yun nga, yung time difference, iba. So, dito naman, nung nandito na tayo sa New Zealand, distance in term na meron kang gustong bilhin sa tindahan, hindi ka agad-agad makakabili kasi nga sobrang layo. And nung time naman na dumating tayo dito sa New Zealand, syempre wala ka pa namang masyadong alam, tapos wala pa din naman yung sasakyan. So ang ginawa lang natin is yun nga, either lakarin mo or ibas mo or itrain mo. Eh nung time na yun, 'di ba, alam mo yun yung meron kang mga gustong bitbitin, medyo mahirap kahit papaano kasi alam mo yun mag-grocery ka, kailangan mong bitbitin yung dalawang bag or isang bag. Eh syempre mabigat din yun kahit papaano guys. Nung time kasi na nandun kami sa Singapore pa, ang lapit lang nung mga bilihan. So halimbawa, may gusto mong maggrocery, baba ka lang ng block, HDB kasi yung mga bahay doon. So baba ka lang ng block, tapos lakad kang kaunti, 5-8 minutes walk, malapit ka na doon sa grocery or sa supermarket. Pero dito, talagang milya ang pinag-uusapan pagdating nga sa location. So kung yung bahay mo, tapos yung gusto mong bumili ng anything, medyo malayo. So, isa rin yun sa nakita ko na medyo challenging. Kasi nga, syempre, hindi tayo masyadong sanay na bibili ka lang ng bawang or sibuyas. Isang milya na halos yung kailangan mong biyahihin para ka nga makabili. Ayan, yung mga ganon. So, kaya naman ng time na yun, talagang kapag ka nag-grocery ka, make sure na talagang magla-last na yun ng at least 1 or 2 weeks. Kasi kung hindi, sobrang hirap. Ayan. And then next is yung accent. Ayan. Yung accent ng mga tao dito. Syempre, tayo bilang Filipino, di ba? Hindi naman native sa atin na magsalita ng English. Ayan. So, naiintindihan ko naman yun. Guys, even though na meron akong experience sa Singapore, syempre, iba pa rin naman na mapunta ka sa Western country. So, nung time na nakarating ako dito, so, kahit pa paano, syempre, windang-windang mo na yung pakiramdam mo na, ay, ano ba yung sinabi nila? So, yung accent, isa yon plus yung mga terms. So, terms na pagdating dun sa mga terminology na ginagamit nila, medyo mapapaisip ka muna ng kaunti, di ba? Parang pinaprocess pa ng utak mo kung ano ba yung ibig nilang sabihin. Ayan, so, pero in all fairness ha, doon sa mga kasama ko, siguro alam din naman nila na since nga na hindi naman ito yung ating mother tongue, alam mo yun na tinatry din naman nila na mag-adjust para sa iyo. So, palibhasa nga, multicultural country naman ang New Zealand. So, alam mo yun, na parang na-used to it na rin sila na iba't iba yung lahi ng mga nakakasalamuha
kanila, kasama nila sa trabaho, ganyan. So, ayun nga, yun, yung accent nila. So, sa simula, talagang, ano, hindi lang naman siguro ako yung naka-experience ng guys. Talagang mag-a-adjust yung tenga mo sa mga salita na maririnig mo. Lalo pa kung meron silang mga slang-slang. Ayan, isa yun sa mga naging challenging kahit papano sa akin. Meron akong kausap yung admin namin. Nakakatuwa lang na minsan, alam mo yun, na parang blur-blur ako na hindi ko alam ano ba, nagtatanong ba siya o meron ba siyang sinasabi? Kasi tango lang ako ng tango na hindi ko alam kung nakakaintindihan kami talaga. Ayan, yung mga tipong gano'n. Nung simula lang naman yun, guys. Ha? Pero ngayon naman, syempre, okay na. Tsaka, ayun nga, sila din mismo yung minsan na lumalapit sa'yo, tapos ituturo nila sa'yo kung eto, ganito yung ibig sabihin nun. Ayan, siguro i-discuss ko sa inyo yun. Minsan magbibigay ako ng mag-try nating mag-film nung mga New Zealand slang nila dito. Kasi meron silang mga term na ginagamit na talagang very fresh dun sa pandinig ko. Ayan, so, ayun, nakakatuwa din guys, kasi isipin nyo, ang dami nyo rin matututunan along the way. Sabihin man natin na, ayun, nasasabayan natin sila kahit papano, pero ayun, yun nga, it's a learning process. Ang ganda rin nung alam mo yun na meron tayong natututunan doon sa araw-araw na pagpunta natin sa trabaho, ma-encounter natin yung mga bagong words na yun. At least alam mo yun, yung mayaman yung vocabulary natin, diba? So it's a good thing. Ayan, challenging siya, pero kahit papano, good thing naman din yun. Okay. And then next, number 5 is yung meal. Ayan, meal, yung pagkain. Bakit? Bakit ko nasabing challenging yon? Kasi nga, nung time na nandun ako sa Singapore at nagtatrabaho doon, libre yung meal namin. So, kung halimbawang lunchtime, meron na rin na lunch para doon sa mga teacher. So, provided na. Wherein dito sa company ngayon, and I think sa lahat naman ng company dito, sa lahat ng school, nag-a-apply yon na hindi free yung meal. So, isa yun sa challenging part kasi nga kailangan kong maggumawa ng listahan para hindi na rin masyadong mahirap para sa akin. Kailangan kong maglista kung ano ba yung mga kakainin ko sa buong linggo, ganyan. And nakakatuwa kasi kahit papaano. Alam mo yun, yung mga kasama ko sa trabaho, parang more on salad-salad lang sila, ganyan, or bread, sandwiches, ganon. Kaya pag nakita nila yung baon ko, talagang meron akong isang kanin, meron akong ulam, meron akong fruits, ganyan, na parang wow! Wow talaga sila sa akin, guys. Kasi sila dito, parang hindi sila masyadong makanin. So, same dun sa Singapore, hindi sila masyadong makanin. More on sa Singapore kasi mas ano sila sa noodles, ayan, mga ganyan, tas porridge, ganon. Pero dito, more on salad naman sila. Salad, or kaya naman, fruits, mga ganon, or sandwiches. Kaya ako naman, yun, kanin talaga eh. Kasi syempre, diba, Pinoy tayo, almusal nga natin, nakakapagkanin na agad tayo eh. Pero, yun, so sa kanila naman na parang, uy, may rice ka agad, ganyan. Pero yun, okay lang din naman. Parang syempre, kanya-kanya naman ang preference yun. Eh, gusto kong magkanin, diba? Ayan, so isa yun sa naging challenge din para sa akin. And then next, number 6 is yung weather. Ayan, ayan, ngayon, nakikita nyo naman guys, summertime. Pero andun pa rin yung lamig kasi nga nakakadagdag yung ano, ito, yung lakas ng hangin, nakakadagdag siya dun sa lamig ng weather condition. Nung una, nung first time nga na nakarating ako dito, naging challenging yung weather para sa akin. Ang kinaganda na lang is dumating ako dito during summertime. So summer ako dumating, hindi naman ganun ka-drastic yung naging adjustment ko kasi nga summertime, so andun pa rin na mainit, may mga times na malamig, especially kapag kagabi, which is nagagawa naman ng paraan. Syempre, doblehin mo na lang yung kumot mo. Tapos naalala ko meron akong electric blanket para nga alam mo yon hindi ka talaga ginawin kasi nung time na dumating kami, so summertime, pa-autumn, tapos medyo ano na yon, talagang palamig na rin yung autumn, and then yun nga yung winter. So isa din pala dun sa naging challenge ko was nung time na, sorry ha, iniisip ko ano ba yung challenge ko nun. Ayun nga, yung ano ko guys, eto ko napapansin nyo, yan o, nagkakaroon ako ng pimple. So naalala ko, nung dumating ako dito, summer din yun, talagang yung pimple ko, siguro yun nga, nag-adjust din siya dun sa weather, kaya talagang tinagyawat ako. Ngayon bumabalik na kasi nga pa-summer na naman. So isa yon yung weather kasi nga,
feeling ko ang dami ko naman kasi nga. Ayan. Nag-adjust yung katawan, yung balat natin nag-a-adjust nga doon sa weather. Kaya yun, siguro ewan ko, feeling ko isa yun sa mga reason kung bakit yun medyo yung nagkaroon ako ng mga pimples. Kaya kinailangan kong mag-order online ng mga gamot na maaari kong ang ilagay dyan para kahit papano naman is hindi naman sila dumami. Kasi nung time na yun, talagang hindi pa nga gumagaling yung isa, may panibago na namang lumalabas. Kakalungkot na parang ano ba yan? Bakit naman dyan kayo nag-party? Kitang-kita naman ng mga tao. Ayan, mga ganun. So yun, weather, isa to sa naging challenge para sa akin. Oo, diba? Paparamdam sila ng gusto. Ayan, oh, lamig. Ayan, so yun nga yung weather. And then lastly is establishing relationship. Ayan. Establishing relationship, hindi lang naman sa mga bata dahil nga yun, sila yung talagang araw-araw nakasama natin sa trabaho, hindi lang din naman sa mga kolig, pati na rin dun sa mga magulang. Kasi syempre guys, bilang foreign teacher nga dito sa New Zealand nung dumating tayo dito, naging challenge siya para sa akin kasi syempre kailangan mong i-build yung trust and relationship mo sa mga bata, sa mga magulang, pati na din dun sa kulig mo. And the good thing is, yun nga, katulad ng sinabi ko sa mga previous video ko na mababait sila. And talagang nakakatuwa kasi andun yung ano eh, andun yung support ng mga magulang. So kahit na bago ka, syempre andun yung kailangan mong mag-gain yung tiwala nila para syempre alam mo yon, masuportahan ka nila kung ano man yung mga kailangan mong support para nga mas ano, mas maging effective kang teacher para dun sa mga anak nila, di ba? So nakakatuwa kasi yun, kahit na ano, andun yung cultural differences, di ba? Kahit papaano, pagdating doon sa building relationship sa mga magulang, syempre sa umpisa hindi naman naging ganoon kadali. Syempre andun yung mga magulang na medyo teka lang, 'di ba? Andun yung medyo kahit papaano is titingnan yung capacity mo. Ayan. So, pero good thing 'yon. Alam mo 'yon, guys. Good thing 'yon na kahit papaano may mga ganoon para at least nababalanse. Syempre, real talk to ha. Hindi naman puro maganda lahat eh. Talagang meron at meron tayong mai-encounter na ano, alam mo 'yon na hindi ganoon kagandang ano experience, pero okay lang 'yon guys. Ang maganda doon, pulutin mo 'yon, maging aral 'yon kung paano pa natin mai-improve yung sarili natin, 'di ba? Magandang chance din 'yon para i-prove mo doon sa magulang na eto ako, worth it naman na alam mo 'yon na pagkatiwalaan para doon sa mga bata. And same thing doon sa mga bata, hindi rin naman ganoon ka bilis silang, alam mo yon, magta-trust sa inyo. So, kailangan mo ding i-build yun, patunayan sa kanila na okay ka, na maging teacher nila, mga ganyan. And doon sa kulig mo, ayan, syempre, lalo pa at nagtatrabaho tayo doon sa all-female environment. Syempre, iba-iba yan ng, alam mo yun, iba-iba ng isip, iba-iba ng gusto, pwedeng sa kanya, okay lang to, pwedeng sa akin, hindi masyadong okay to. So, alam mo yun, parang nakikita ko lang doon is yung open communication. Kailangan lang na maging vocal ka kung ano yung nararamdaman mo. Sabihin mo doon sa kasama mo kung ano yung gusto mong mangyari, ano yung plano mo, ganun. Kasi maintindihan ka naman nila. In all fairness naman, open sila doon sa mga suggestion na ibinibigay natin. Ayan, kasi kung paano pa natin mas mai-improve yung pagtuturo nga natin dito. Ayan, so yun. So far, sa ngayon, masasabi ko na pagdating dito sa establishing relationships, syempre, from January to December na ngayon, kahit papano, nag-gain ko naman yung tiwala ng mga kasamahan ko, pati na rin ng mga magulang at saka ng mga bata. Ayan, kasi ayun, siguro maging ano lang tayo, isa sa mga ma-advise ko is maging natural, 'di ba? Ayan, maging truthful kasi syempre ma-feel naman nila 'yon eh. Kung talagang alam mo 'yon, mararamdaman nila kung mapapagkatiwalaan ka ba talaga nila, ganyan. So, as long as nagiging totoo tayo, ginagawa natin yung trabaho natin, tingin ko naman ay walang magiging problema. So, yun lang. So, para sa akin, iyon yung mga challenges na ikinaharap ko dito nga sa New Zealand nung time na nagsisimula ako. At actually, hanggang ngayon naman, meron pa rin tayong mga challenges na nai-encounter everyday. Ayan, basta huwag nyo lang kalimutan guys, syempre, diba? Magdasal, magpasalamat
kay Lord doon sa araw-araw na biyaya na ipinagkakaloob niya. Syempre, nakaka-encounter man tayo ng mga challenges sa buhay, ang laking bagay na pinapasalamatan natin siya doon sa mga maliliit na blessings na ibinibigay niya sa atin. Kasi syempre, doon naman nagsisimula na pumasok yung salitang contentment, di ba? Na even though may challenges, pero patuloy lang na magpasalamat kung ano man yung mga dumadating sa atin blessings, malaki o maliit, pasalamatan natin yan. Kung meron tayong challenge, still magpasalamat pa rin tayo. And then syempre, ipag-pray natin nga na bigyan tayo ni God ng wisdom para, alam mo yon, mabalanse natin at makita natin ng maayos yung mga scenario doon nga sa buhay natin. So, kung ano-ano man yung mga circumstances na kinakaharap natin, anumang situation meron tayo, naniniwala naman ako na ma-overcome natin yan, guys. Syempre, hindi naman tayo bibigyan ni Lord ng mga problema or, alam mo yon, hamon sa buhay na hindi natin kakayanin. So, ayun lang. And dito ko na nga tatapusin ang vlog na ito. Maraming salamat sa panonood nyo. And muli, guys, nagpapasalamat ako doon sa mga nag-subscribe, nagla-like, at nagsha-share ng video natin. Ayun lang, hanggang sa muli, guys. Maraming salamat. Until my next video, God bless everyone. Bye!